Rocky ya enseñó. Coronavirus outbreak drugs on the place will be forced. Towns at Rick and Rio Towns. Has a feeling of emptiness, eerie emptiness right now in the situation. Stay well, this is one hospital. It's a peak, potentially another 21 days away here. New York City's mayor says that he makes nearly half of the city. Uy, kaluoy. Uy. Kaluoy pa sa tasot. Kaluoy ba niya? We are watching news, guys. The truth behind Kim Chu's ambush. The truth. Iwasan, syempre. Gusto ko lang i-clarify yung ibang bagay. Gusto ko lang malinawan yung lahat sa nangyari yung incident. Una, sa nagsasabi na bulletproof yung sasakyan ko, hindi po bulletproof yung kotse ko. Sa line of work naman namin, hindi ho namin kailangan ang bulletproof na sasakyan. Ang gusto ko lang, kasya lahat ng gamit ko para sa taping. And nandun lahat ng mga kailangan ko. So, nagkaroon ako ng ganung sasakyan. And hindi ho siya bulletproof. Pangalawa, may nabasa ako na comment. Marami, pero isa lang talaga dun yung sobrang na-bother ako na hindi ko naman ugaling sumagot sa social media. Pero nung panahon na yun, nasagot ko siya. And ang sabi niya, bakit daw nagpo-post ako sa social media ng masaya?
1 week pa lang daw po yung nakalipas simula nung nangyari yung incident. Lahat naman ho tayo may iba't ibang ways on how we cope up yung problema, stress, trauma. Iba-iba naman po kasi yung tao. Ako hindi ko alam kung paano ako magre-react dun sa nangyari na yun, kung tatanungin niyo lang ako. Pero naranasan ko kasi siya, and ganun ako mag-react. In a way na parang dumaan lang sa akin, and dumiretso ako ng taping na nang hindi ko inisip na ay nanggaling pala ako dun. So nung nag-debriefing kami, sinabi niya, habang nagkakwento ka, wala naman ako nakikitang trauma sa'yo. Okay naman yung pag-cope up mo, and kaya mo rin nagawang dumiretso ng taping dahil instinct mo yung dumiretso ng taping. So ganun ko daw remember yung situation. So hindi mo rin masasabi. So sabi niya rin, 1 month daw siya magtatago, 1 month pa rin hindi magiging masaya. So, bakit mo itatago yung sarili mo kung hindi ka naman guilty sa mga nangyayari sa'yo sa paligid mo? Next is yung first 2 days. Sobra akong nalungkot. Naalik ko rin siya. Ato ko rin yung tabuo niya. Nagigit ko nag-sitting. Fake ambush. Sabi ko, may tabuo niya. Sobra akong nalungkot. Parang, nasabi ko talaga sa sarili ko, bakit niya sinabi yun? Bakit yung mga taong naniniwala sa kanya? Ang dami kong bakit nung araw na yun. Hanggang sa... Umaunta, guys. Hanggang sa... Dumating ako sa punto na, di, okay na. Huwag na natin siyang isipin. Hindi naman mahalaga kung ano yung reaction niya, kung ano yung gusto niyang palabasin. Basta ang mahalaga, wala akong nasaktan. Nasuya na niya. Walang casualties. Gusto ko lang tanungin, kailangan ba talaga may matamaan, may mamatay, merong masaktan para sabihin niyo na totoo yung nangyari? Dahil unang-una, hindi ko ilalagay sa panganib ang buhay ng kahit na sino. Blind me. Para lang sa publicity. Buhay yun ng mga taong nag-aalaga sa akin ng ilang taon. Ilalagay ko ba yung buhay nila sa delikado? Kung tutuusin, tuturing ko na silang pamilya, isipin mo, ipapabaril mo ba yung... Isipin mo na lang kung yung magulang mo, yung asawa mo, yung nakasakay doon sa kotse, gagawin mo ba yun? Hindi, parang... Hindi ko alam bakit sa akin nangyari yun. Hindi ko rin alam bakit may mga ganun, pero pinagpapasalamat ko na lang talaga na walang nangyari sa amin. Walang nasaktan, walang natamaan, walang na-trauma. Sabi din nila, nagpabayad daw ako para sa publicity. Bakit? Oo. Paano kung tumuloy yung bala? Aanhin ko yung ibinayad nila sa akin para sa buhay ko. So, hindi ko alam bakit may mga tao na nag-iisip ng mga ganong bagay. Sana magpasalamat na lang tayo na walang nasaktan sa amin.
Kaya din po ako ganito dahil after nung nangyari, after nung gabi na nakarating na ako sa kung saan ako nag-stay nung araw na yun. Biglang nag-text sa akin yung... Pariyat ako na ako. Hindi ba na ako mahuro? Dapat na sa kanya yung bala. Hello. Na pakisabi daw sa akin na pasensya, pakisabi daw sa akin na huwag daw ako mag-alala dahil hindi daw para sa akin yung bala. Para akong nabunutan ng... Ng tinik, para akong nabuhusan ng malamig na tubig. Hindi ko alam yung nararamdaman ko dahil... K-I-M? Na... Ang daming tumakbo sa isip ko na paano kung tumama sa akin, hindi para sa akin. Maraming paano, maraming bakit, maraming see it's you, paano kung paano kung ganito. See it's you, too. Tapos the next day, pumunta yung lawyer ko sa akin. Sabi niya, gusto daw siyang kausapin nung tao na what's dapat guys, para sa the voice of Kimcho. There's a Kimcho. And may meron doon lumabas na dapat magpapa-interview siya pero natatakot din siya para sa buhay niya. So nakampante yung loob ko kapag na tinatanong ako, parang bumabalik sa akin yung oh, voice siya ni Kimcho ha. Kapag kinikwento what's ko guys? Naman, dito lang sa tabi ka nanood. Bili, bili. Balik na pa eh. Oh, balik na. Kalbi, ag niya kutis mo. Bumalik na ako sa dati kong ginagawa. Stupid na akong ba? Ang kuan nila, ang nag-comments, oh, mura malagwa. Ang sa, mag-old days siya. Actually, see you guys, boys. Si Kimcho. Hindi totoo na may pera siyang investment. Bye muna ngayon ha. See you next.